magpapalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay pagninilayan natin ngayong linggong ito ang kapistahan ng Pentecostes, saan ito ang simula ng kapanganakan ng simbahan. Tayo mga Pilipino po ay kasali na tayo, tayo ay nagsasign of the cross. Tayo ay kakain bago kumain, pagkatapos kumain. Pag tayo ay tumadaan sa mga simbahan, pag tayo ay bago trabaho, at ganun din sa ating mga sa mga pagpupulong na ginagawa natin na naaayon sa pang-spiritual nating mga kailangan. Sa ligong ito ay bigyan natin ng buhay, ng laman, ang salita ng Diyos. Dahil ito ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, narinig natin kung paano ang mag-alagad ay nagkatipon-tipon sa isang kwarto. Unang-una, bakit sila nagkatipon? Dahil na rin sila ay may takot. May takot sila, baka sila ay matumbasan. Kapag sila ay natumbasan, sila ay dadakpin. At kapag sila ay dinakpin, sila ay kanilang mga dinakip, sila ay mapatayin. Ngunit, nag-iba ang lahat ng ito noong ang ating Panginoon ay bigla na lamang siya'y nagpakita sa harapan ng mga alagad. Saan ang sinabi niya, mayapaan sa inyo. Dahil nga sa sila ay may tao. At mayroong apat na mahalagang bagay na makikita natin sa pagpapakita ng ating Panginoon at ang pagsasabi niya ng sumainyo ang kamayapaan. Unang-una dito, ang mga alagad na ito ay nagkatipon-tipon. Sila'y nagkaisa. Para noon ay ipalaganap nila ang mabuting balita. At ang ikalawa dito, kung sila'y nagkasama-sama nagkatipon-tipon, sila ay nagkaroon ng tapang na ipalaganap ang mabuting balita. Nakita natin sa kanilang mga buhay. Ibinibis nila ang buhay nila para lamang managanapin ang balita ng ating Panginoon. At sa pampalaganap ng mabuting balitang ito, ay nagkaroon sila ng tinatag nating kamayapaan. Kamayapaan na kahit ano pa ang gawin ng ibang tao sa kanila, ay payapaan rin sila dahil alam nilang ang ating Panginoon ang siyang nagsabi sa kanila, kayo iiwan kahit sa wakas ng panahon. At si kaapat na kita natin, hindi lang kapayapaan ang nagbigay sa kanila para ipalaganap ang mabuting balita. Dahil na rin, ipinalaganap ito ng merong saya sa kanila. Kaya sa atin din, mga kapatid, ang bunga ng Espiritu Santo ay magbibigay sa atin ng pagkakaisa. At ito ay nakikita natin sa ating simbahan. Ang mga Katoliko ay isa lamang na pinaniniwalaan sa Diyos na ito ang tatlong person kapahanak at Espiritu Santo. Sa kanilang pagkakaisang ito ay nakita natin ang tapang na meron sa kanila na ito din dapat ang ibigay natin, makita natin sa ating kapwa-tapang. Tayo'y maging matapang na ipakita na tayo isang mananampalataya bilang sa Kristiyano Katoliko na hindi tayo natatakot na sabihin natin ang mabuting balita ng ating Panginoon sa ating pananalita at ang araw-araw na buhay. At hindi lamang sabihin natin yung katapangan na ito. Kailangan ay meron tayong kapayapaan na makikita sa atin. Ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, mayapa pa rin tayo dahil alam natin ang Diyos ang siyang gumagabay sa atin. At sabi nga ng ating Santo Papa, si Saint John Paul II, tayo ay kailangan maging aleluya at tayo ay kailangan natin kinasabi ang saya sa ating buhay para ito ang magbigay ng paniniwala sa ibang tao na tayo ay mga masayahing mga mananampalatayan na nating mga kapatid. Sana po ito ang ipanalangin natin. Manalangin tayo sa Espiritu Santo. Siya ang magbibigay sa atin ang tinatawag nating pagkakaisa. Siya ang magbibigay sa atin para tayo ay maging matatag at matapang sa pampapalaganap ng mabuting balita.
At siya rin ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at saya sa ating buhay. Kaya sana bilang mga Kristiyanong Katoliko, tayo ay kailangan maging isang masayahing Katoliko na ipinapalaganap natin ang pagkakaisa at ito ang bunga ng Espiritu Santo. Maraming salamat po.